Nasa kabuuang anim na laro na nga po ang napaglaruan na ng Los Angeles Clippers sa kanilang seeding game sa Orlando nang hindi sila nakukumpleto. At ngayong araw lang nga po ay inilabas na nila ang balita na sa wakas. Sa wakas mga idol ay babalik na nga pong muli ang kanilang tunay na lakas at makukumpleto ng muli ang kanilang lineup sa pagbabalik ni Montrezl Harrell. Yan nga po ang pag-uusapan natin ngayon at abangan nyo nga po mga idol ang buong detalye niyan mamaya. Samahan na rin nga po natin ito ng mga intense na laro ngayong araw, especially ang pagbawi nga daw ng panalo ng koponan ng Los Angeles Lakers na mukhang sinwerte lamang nga daw ngayong araw na ito. Kaya tara na at samahan nyo ko mga idol dito sa ating pinakabagong video. Siyempre mga idol, bago nga po tayo magumpisa at magsimula ngayon dito sa ating pinakabagong update ngayong araw na ito, ay shout out muna sa lahat ng laging sumusuporta at laging nakatutok ngayon dito sa akin channel. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol, lalong lalo na sa mga taga Batangas at Laguna. Siyempre mga idol, i-follow at i-subscribe nyo na rin nga po ang channel na showbizallin.tv para sa mga showbiz update, mapa international man yan o mapa local. Mga idol, happy birthday nga pala sa aking mama. Happy happy birthday sa iyo ma. So tara na't pag-usapan na natin at ipagpatuloy na natin mga idol ang ating pinag-uusapan ngayon. Sa ngayon nga po mga idol ay mayroon na lamang dalawang natitirang laro ang Los Angeles Clippers sa kanilang regular season kalaban ng mga teams ng Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder. At sa pagtatapos nga po ng mga yan ay asahan na nga po ninyong makukumpleto ng muli ang kanilang mahalagang manlalaro sa kanilang rotation. Katulad na lang nga po ni Montrezl Harrell na kahuli-hulihan nilang pyesa na bubuo sa kanilang gagamiting lineup. Yes mga idol, tama nga po ang narinig nyo. Makukumpletong muli na nga po ang puwersa at lakas ng koponan ng Los Angeles Clippers sa Disney World dahil sa balitang pagbabalik ni Montrezl Harrell. Ayon nga po sa kanya naging post sa social media ngayong araw mismo, masayang ibinalita nga po niya sa kanyang mga teammates at sa kanilang mga fans na nakabalik at nakapasok na nga po siyang muli sa loob ng Disney World makalipas ang halos 3 linggo. Dati na nga po nating naihiyag sa inyo mga idol ang kanyang paglabas sa Orlando noong nagdaang buwan ng Hulyo dahil sa personal na rason. Hindi rin nga po napigilan ang kanyang mga teammates kabilang na nga po sina Patrick Beverly at Kawhi Leonard na matuwa sa kanyang magandang ibinalita. Well, simulan na nga po natin ngayon mga idol ang laro naman ng Los Angeles Lakers kontra sa koponan ng Denver Nuggets kung saan pinagkaguluhan nga po ang game-winning 3-point shot ni Kyle Kuzma sa huling segundo ng laro para ma-sealed ang panalo ng Lakers sa score na 124-121. Bukod nga po dyan ay nakapagkalaring nga po si Kyle Kuzma ng kabuang 25 points sa kanyang 11 out of 26 shooting. Bagamat wala man nga po sila masyadong napala sa kanilang pagkapanalo, aminin man nga po natin o hindi na tinaas naman nga po nito ang kanilang moral at confidence as a team mula nang sunod-sunod silang matalo sa kanilang huling mga laro. Pero marami rin nga pong nagsasabi na sinwerte lamang nga daw po ang Lakers sa larong ito. Well, nag-ambag rin nga po sina LeBron James at Anthony Davis ng 29 points at 27 points sa kanilang pagkapanalo. Habang kahit man nga po natalo ang Denver Nuggets, opisyal na nga po silang nakapasok na sa playoffs at mukhang masisigurado na nga po nila ang pagkuha sa 3rd pwesto sa Western Conference. Samantala, sa ibang mga laro naman nga po natin mga idol ay napanatili pa rin nga po ng Phoenix Suns ang kanilang naglalagablab na apoy sa Disney World matapos ang kanilang 6 na sunod na pagkapanalo kontra sa Oklahoma City Thunder sa score na 128-101. Nakakapaso nga po talaga ang kanilang daladalang init ngayon at parang kahit anumang kupunan ay kaya nilang pataubin gamit ang mga naihahandang baon ni Devin Booker. Sa sumunod naman nga pong game ay nagbanggaan naman ang kupunan ng Dallas Mavericks kontra sa Utah Jazz. Panalo nga po dito ang Mavericks sa score na 122-114. Nagharap na rin nga po ngayong araw ang dalawang nangungunang kupunan sa Eastern Conference na Toronto Raptors at Milwaukee Bucks. Pero sa huli, ang defending champions pa rin nga po ang nanaig sa score na 114-106.
Pareho nga pong hindi naglaro dito ang kanilang best player na si Giannis Antetokounmpo at Kyle Lowry, ngunit mas umangat pa rin nga po ang mga manlalaro ng Toronto Raptors. Nagpasilip na rin nga po ng mala playoff na laruan ang bakbakan ng Indiana Pacers at Miami Heat, na mukhang sila na talaga ang magtatapat sa first round ng playoffs. Pinatunayan nga po ng Miami Heat na sila pa rin ang mas dominante at mananaig, dahil tinambakan lang naman nga po nila ang Pacers na 22 points sa score na 114-92 gamit ang pinagsasamang magagandang performance ng kanilang mga manlalaro. So yun lang mga idol ang ating bagong video ngayon. Once again, this is J-Zone TV. Maraming maraming salamat po sa panonood ninyo.